Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon dahil nagkatipon tayo muli ngayong gabi sa atin pong midweek service. At sa ngayong pagkakataong ito, hayaan po natin na tayo ay makinig sa salita po ng Panginoon. Saan mang dako ng mundo, ikaw ay naroroon, purihin ang Panginoon dahil kasama ka namin ngayon. Welcome sa CWHM Midweek Service. Ngayong Miyerkules ng gabi, sama-sama nating bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. At bago yon, tayo pong lahat ay manalangin. Let's welcome the presence of the Lord tonight. Let's give Him praise, let's give Him glory, at bigyan natin ng luwalhati ang Panginoon sa ating sa gabing ito sa kalagitnaan natin. Father God, we welcome you in this place. Thank you so much, O dear Heavenly Father, for working in and through our lives. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang aming pong patuloy na natatanggap mula sa iyo. Salamat, Lord, dahil patuloy po kayong kumikilos at nagtuturo sa buhay po namin. Patuloy niyo pong patatagin at patuloy niyo pong palaguin ang pananampalataya ng bawat isa kahit saan man po kami naroroon, ano man po ang aming pong kalagayan at paano man po kami namumuhay. Father, in the name of Jesus, continue to see us through according to your word and by your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Hayaan niyo po na sa aming pong pakikinig ng iyong salita, let your spirit come and speak into our hearts, Lord. Let your spirit come and talk to our spirit, O God, in the name of Jesus. Even as we open our hearts before you, Lord, mangusap po kayo sa amin at patuloy niyo pong baguhin ang takbo ng aming pong isipan, ang takbo ng aming pong puso at damdamin, Panginoon. At patuloy po kaming makinig sa iyong salita at sundin ito according Panginoon, sa nais mo po na pagsunod po namin. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang pakikinig ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Let's give the Lord a virtual clap. Praise God, dahil ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay. Hayaan niyo po ngayong gabing ito na i-share ko po sa inyo ang isa sa mga truths na itinuturo ng Lord sa akin during devotion. Pagbubulay-bulayan po natin ngayon ang isang katotohanan tungkol sa salita, of course, sa salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa Exodus chapter 4 verses 1 to 3. Ang sabi po ng salita ng Panginoon dito ay, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" And then the Lord said to him, "What is it in your hand? What is that in your hand?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." So ang salita po ng Panginoon ito, ang background po ng istoryang ito, ng talatang ito na binasa po natin, ay si Moses nasa bundok, tapos kinatagpo siya ng Panginoon in the burning bush. Sabi ng Lord sa kay Moses, gagamitin niya ang buhay ni Moses dahil narinig na ng Panginoon ang paghingi ng saklolo ng mga Israelita. At dahil doon, tinatawag ng Lord si Moses. So si Moses, parang kagaya din ng mga natural nating mga reactions, paano kung di sila maniwala sa akin? Paano kung sabihin nila sa akin na hindi naman talaga nagpakita sa iyo ang Diyos? So ang dami pong paano. And then the Lord told Moses, "What is it or what is that in your hand?" And sinabi ni Moses, meron siyang tungkod, at dahil doon, sinabi ng Lord sa kanya na itapon ito sa lupa or ilapag ito, and the rest was history. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa for such a time as this, or in Tagalog, sa mga panahong ito, okay? Sa pagkakataong ito. Ang pagkakataon po natin is we are now in the new normal, nagta-transition na po tayo. Maraming iba na gusto na nilang mamuhay ng normal, ng yung dating normal, lumalabas na sila and so on and so forth, because syempre gusto nilang magpatuloy sa buhay, but still it is different from the old normal na nakasanayan po natin. For such a time as this. Okay. Marami pong pagkakataon sa Biblia na humihingi po ng tulong o ng saklolo ang bayan ng Diyos at nagpapadala ang Panginoon ng mga lingkod niya. Sa pagkakataong ito, si Moses ay kinatagpo ng Panginoon. Si Moses ay
kinausap ng Lord na siya ang gagamitin niya upang ihango ang mga Israelita mula sa pagkakakulong, mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, patungo doon sa Promised Land. And then Moses had so many reasons. For such a time as this, ano ang gusto ng Lord na makita natin sa pagkakataong ito? While going through Exodus again, alam niyo po, nakakatuwa po ang Panginoon dahil marami po siyang katotohanan na itinuturo sa atin. And while going through that, yung mga hindi napapansin ko dati habang binabasa ko yung Exodus, ay binibigyang liwanag ng Lord sa akin ngayon habang ako ay nagbubulay-bulay nito. At nakikita ko talaga na oo nga, no? Ang galing talaga ng Panginoon. So sa gabing ito, pag-uusapan natin, sa pagkakataong ito, ano ang nais ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos sa iyo? Ano ang nais ng Diyos sa akin? Ano ang nais ng Diyos sa kanyang bayan? Ano ang nais ng Diyos sa ating bayan? Ano ang nais ng Diyos na gawin? Okay? For such a time as this. Number one, for such a time as this, God calls you. For such a time as this, sa panahong ito, tinatawag ka ng Panginoon. Why is that so? Gusto ng Lord na gamitin ka. To give us a little background of the story of Moses, si Moses, dati siyang prinsipe ng Egypt, of course, kasi inalagaan siya or inampun siya ng anak ng paraon. Tapos, subalit sa hindi magandang pangyayari, nakagawa si Moses ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban gawin at may nakakita kaya siya ay tumakas mula sa Ehipto at namuhay sa Midian ng siyempre, namuhay siya doon ng isang foreigner. Namuhay siya doon bilang isang banyaga. Now, sa pagkakataong ito, tinawag ng Lord si Moses. Sa pagkakataong ito, na malayo siya sa kanyang pamilya, malayo siya sa kanyang bayang kinasanayan, malayo siya sa mga tao na nakakakilala sa kanya, malayo siya sa comfort zone niya. Sa pagkakataong ito, tinawag ng Lord si Moses. And God called him doon sa panahon na hindi siya yung maalwan, hindi siya yung may kakayanan na maglingkod sa Panginoon. In his nothingness, God calls Moses. And then, in sabi ng Exodus chapter 3, verse 6, ang sabi ng Exodus chapter 3, verse 6, then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sa pagkakataong ito, nag-reveal ang Lord kay Moses. Sa pagkakataong ito, nagpakilala ang Panginoon kay Moses. Maaring yung time na nandun sa Egypt, pwede naman doon magpakilala ang Lord, di ba? Pwede naman sana na noong time na siya ay prinsipe pa, pwede naman magpakilala yung Panginoon. But God has called Moses, but God chose to reveal himself to Moses for such a time as this. May mga pagkakataon sa buhay po natin na tinatanong natin, Lord, bakit ngayon pa? Kung kailan ako ay ang ganda-ganda ng trabaho ko, saka ako i-convict na iwanan ito at maglingkod sa iyo. O kaya naman, bakit ngayon mo ako tinatawag kung kailan walang-wala ako? Na wala akong magawa para maiiwan o kaya financial stability, kumbaga parang ganon. Bakit sa ngayon mo ako tinatawag? Lord, tawagin mo na lang ako sa time na pwede na ako or sa time na nakapag-ipon na ako, doon mo na lang ako tawagin. But God has His own timing, okay? God wants us to know that God has His own timing of calling us and setting us apart. Tinatawag tayo ng Panginoon sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan para mas makita natin ang Kanyang kapangyarihan. Amen? Gusto natin na makapaglingkod sa Panginoon ng bonggang-bongga. But God in some way or another does not call us sa time na meron tayong kakayanan. Why? Because the Lord wants to be glorified at ang pangalan lamang niya ang mag-glorify sa ating mga buhay. When God called Moses, Moses was just a shepherd. Moses was a foreigner. Moses was away from his comfort zone. Moses was tending his flocks. God called Moses. At nag-reveal ang Panginoon sa kanya. At nagpakilala ang Lord sa kanya. Yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Abraham,
yung Diyos ni Jacob nagpakilala kay Moses. Tinatawag tayo ng Lord sa kanyang kapanahunan. May mga tao na nananalangin sa atin, tama ba? May mga tao na nagpipray, walang humpay na nagpipray para sa iyo at para sa akin. Sa pagkapanahunan ng Panginoon, ang Lord mismo mag-reveal siya sa atin. Ikaw ba ito na parang nanghihinawa ka ng ipag-pray ang isang tao? Parang nanghihinawa ka na, Lord, parang wala ka namang nangyayari. Just keep on praying. Just keep on praying because the Lord has His own timing of calling the person that you are praying for. Or maaring ikaw itong taong ito na iwas ka ng iwas, avoid ka ng avoid, pero tinatawag ka na ng Panginoon. It's because somebody has been praying for you. The God of Isaac, the God of Jacob, the God of Abraham appeared to Moses because somebody prayed for him as well. God has called you for such a time as this. May mga ginagamit ang Panginoon na tao. May mga ginagamit ang Panginoon na tao para ipag-pray tayo, para tayo ay ilapit sa Panginoon, para tayo ay ilhog sa Lord at sabihin sa Panginoon na, Panginoon, ang taong ito katagpuin niyo nga po. And praise the Lord for those people who has been praying for us. Praise the Lord for those people na nagpray, na umiyak para sa atin. Dahil sa pagkakataong ito, magpapakita ang Panginoon at nagre-reveal ang Lord sa iyo at sa akin. Sinasabi na, anak, ako ito na Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, andito ako para sa iyo. Tinatawag kita, naaalala kita. Diba, ang sarap siguro sa feeling no, na tinatawag tayo ng Lord. Amen? God has called you for such a time as this. The next truth that the Lord has taught me in the verse is that, number two, God likes to use what's in your hand. Gusto ng Panginoon na gamitin kung ano ang nasa kamay mo. Gusto ng Panginoon na gamitin kung ano ang meron ka. Hindi siya naghahanap kung ano yung wala ka. Hindi maghahanap ang Panginoon ng kung ano pa ang mangyayari sa iyo sa hinaharap, because the Lord knows it all at alam ng Panginoon yung plano niya sa iyo sa hinaharap. But God wants what's in your hand. And the Lord told Moses, sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung sabihin nila na hindi naman talaga nag-reveal ang Diyos sa iyo, hindi naman talaga nagpakita ang Diyos sa iyo eh. Ano ang sasabihin ko sa kanila? And the Lord told Moses, ano ang nasa kamay mo? Ano ang nasa kamay mo? You know what? The Lord loves to use what's in your hand. The Lord loves to use kung ano ang meron lang tayo. Hindi ang Lord naghahanap kung ano yung wala tayo. Kung ano yung kakayanan mo, kung ano lang tayo, gusto ng Lord na gamitin yon. Alam nyo ba, I'll cite some examples. The Lord asked David, what's in your hand? At ang meron lang kay David ay sling. Meron lang siyang tirador at meron siyang limang bato. At ginamit ng Lord yon. At namatay si Goliath. Alam natin yung kwento. Tinanong ni Elijah ang balo, ano ang meron ka? Ang sabi ng balo, meron na lang po ako natitirang kaunting langis at kaunting harina. Tapos lulutuin po namin ito. Tapos mamamatay na po kami. Tinanong ni Elijah ang balo, ang isa pang balo, at sinabi sa kanya ng balo ay, wala na po kaming natitira, kundi oil na lang nakaunti. And the Lord asked the boy, ano ang meron ka? And the boy presented 5 loaves of bread and 2 fish. 5 tinapay at 2 isda. Alam nyo, alam natin yung istorya that the Lord did so much miracle sa buhay ng mga taong ito, nakapagpakain ng 5,000, nakapatay ng giant, nakasustain ng sa tagutom ng 3.5 years, nakapagpakain sa propeta ng Diyos at nabuhay pa yung balo ng 3.5 years pa. Tapos nagkaroon pa ng anak. Ang dami. And in the question that the Lord asked Moses, what's in your hand? Sabi ni Moses, a staff. Meron lang po akong tungkod. And you know, we know also the story. Sa pamamagitan ng tungkod na yon, God delivered Israelite. God performed so many miracles through the staff. Amen? What's in your hand? Ano ang meron ka? Ano ang meron ka?
God can use that and can make so many miracles through the things that you have. Hindi na natin kinakailangang mangarap, sana ang galing-galing ko sa social media ministry. Sana kahit man lang sa preaching, magaling ako. Or sana marunong ako mag-gitara. O sana marunong ako na ganito. O sana kagaya ako ni ganyan. O kagaya ako ni gano'n na ang galing-galing gamitin ng Panginoon. What's in your hand? What is in your hand? Alam niyo po, nung ma-share ko lang po, nung bata ako, lapitin ako ng mga bata. Maano ako eh, ma? Di ko alam. Nagpapaturo sila, nagtiteacher-teacheran kami. Pero alam ko sa sarili ko na ayoko ng mga bata. Ayoko ng mga bata kasi ayoko mag-teacher eh. Pero sunod sila ng sunod sa akin. At tinatakasan ko yung pagtuturo. Tinatakasan ko po yun. Nakikita ko yung ate ko, nagpe-prepare siya ng mga visual aids. Ako yung nagdo-drawing ng ilan sa kanila. Ayoko ng preparation ng teacher kasi matrabaho. Ayokong magturo kasi alam ko suplada ako sa mga bata, masungit ako sa marami, at maikli ang pasensya ko. Pero doon ako dinadala. 13 years old, sinama ako ng pastor na Pastor sa Bicol sa isang training. Little did I know na yung training na yon ay training para sa mga teacher, para sa Sunday school teacher. Gusto ko lang mag-drawing. Gusto ko lang gumawa ng mga visual aid, pero hindi ko gustong magturo. But the Lord has been placing in my heart, magtuturo ako sa mga bata. Alam niyo ba kung ano, pagkatapos ng high school, I want to be somebody else. Gusto kong maging iba yung profession ko kasi ang ate ko teacher na. Yung isa ko pang ate, Sunday school teacher din. Yung isa ko pang ate dito sa Maynila, Sunday school teacher at kinder teacher. So para ako, iba naman, ayoko ng tao. Ayoko ng tao. So tinakasan ko yon. But the Lord has been placing me in that realm. Kasi alam ng Lord what's in my hand, meron pala akong kakayahan ng magturo. Alam nyo, it took me 10 years para takasan ng takasan and finally realize na dinadala talaga ako ng Lord sa mga bata. Like Moses. Ang daming reasons. But the Lord just used what's in His hand. God can use what's in your hand. Saan ang galing mo? Ano ang meron ka sa iyong kamay? God is going to use that. Amen? Do you believe that God can use what's in your hand? Naniniwala ka ba na kayang gamitin ng Panginoon kung ano ang meron ka ngayon? Maaring hindi pa yun sharp, hindi pa yun hasang-hasa, pero kayang gamitin ng Panginoon yun. The only thing that we need to do is number three. Ano ang sabi sa number three? Give your stuff to God. Number three, for such a time as this, give your stuff to God. What is that stuff? The stuff is that something that's in your hand. The stuff, yung stuff na yun, yung tungkod na yun, yun yung bagay na meron ka. Yun yung bagay na kaya mo. Yun yung bagay na years, yung mga experiences mo na dinala ka ng Panginoon sa ganitong pagkakataon na ito. Alam niyo po, si Moses, hindi siya ginamit ng Panginoon sa kakayanan niya mula sa Egypt. Yung education niya bilang prinsipe mula sa Egypt, hindi yung ginamit ng Lord. It took for Moses 40 years in the desert. 40 years doon sa disyerto na yon. And doon wala na siyang confidence, doon wala na siyang kakayanan, doon hindi, unable na siya, sa tingin niya, hindi niya na kaya, at kaya niya na lang mag-alaga ng tupa. God appeared to him and showed to him His plan. And ask Him what's in your hand. The Lord brought Moses doon sa mga experiences na yon kasi gusto ng Panginoon na magamit yon. Ganun ka din, ganun din ako. Yung mga years of experiences natin, collectively, yun yung meron ka sa iyong kamay. Yun yung meron ka ngayon. Yun yung kayang gawin ng Panginoon, kayang gamitin ng Lord sa buhay mo. If you will allow the Lord to work through it, and if you will allow those experiences to be laid down in the Lord's hands. Amen? Ang sabi ng Lord kay Moses, and the Lord said to Moses, throw it on the ground. And Moses threw it on the ground, and it became a snake, and it ran, and he ran from it. Tumakbo pa nga si Moses kasi nagitla siya dahil naging ahas ang tungkod niya. And the rest was history. Ang tungkod na yon, yung kakayanan na yon, yung staff na yon na meron si Moses,
Yun ang ginamit ng Lord. To part the sea. Yun yung ginamit ng Panginoon to make the river, the Nile River, blood. Yun yung stuff na ginamit ng Panginoon para magpadala ang Lord ng hailstorm at para tuluyan ng palayain ng Ehipto ang Israelita. Yung stuff na yon kayang gamitin ng Lord to lead the people. What's in our hands? What's in us if we will be willing na ibigay ito sa Panginoon? If we will be willing na ilatag ito sa Lord, yung kakayanan na yon kayang-kaya na gamitin ng Lord para magpakita ng miracle. Amen? Magpakita ng mga kagilagilalas. No. Yung mga bagay na hindi naakala natin hindi natin kaya, the Lord is going to add on it if you are about or if you will just lay it down before the Lord. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba na pinili ka na ng Lord? Amen. Naniniwala ka ba na kung ano ang meron ka, gagamitin niyo ng Panginoon? Amen. Ilalatag mo ba ang staff na nasa kamay mo para sa Panginoon? Praise God. Sa ganitong pagkakataon, mahirap maglingkod sa Panginoon na wala tayong gaanong taong nakikita. The only thing that we have, maaaring yung iba sa atin may internet connection. Maaaring yung iba sa atin ang lalakas sa messenger. Maaaring yung iba sa atin madami may kakayanan na mag-connecta sa mga tao. Yung iba sa atin may kakayanan na gumawa ng mga video clips. Yung iba sa atin may kakayanan na gumawa ng mga postings. Yung iba sa atin may kakayanan na mag-encourage through chat. Yung iba sa atin may kakayanan na mag-invite ng mga tao. Yung iba sa atin, ang daming posibleng magamit na kakayanan na meron tayo. Let's not allow the devil to use our social media skills para mag-spread ng kung ano-anong memes. Amen? Let's not use our skills. Let's not allow the devil to use our skills para magpakita or para ipangalandakan ng iba't ibang mga rebellious thoughts or rebellious words at mag-insight ng mga bagay na hindi kaiga-igaya sa mga tao. Let's use those skills for the glory of God. And for sure, the Lord is going to use that. Amen. Praise God. For such a time as this, God has called you. For such a time as this, God has chosen you. And so, what's the good news? The good news is, God chose you for such a time as this. Ginamit ito ng Lord kay Esther. Si Mardocchio, sabi ni Mardocchio kay Esther, alam niyo po sa Jesus Little Winners, di ba? Maaring kaya ka naging reyna, kaya ka inilagay ng Diyos dyan, hindi para lang sa kung anumang bagay, kundi para sa pagkakataong ito. Malay mo, tinawag ka ng Lord para sa pagkakataong ito. Malay mo din, tinawag tayo ng Lord sa quarantine time na ito para sa pagkakataong ito. To display the glory of God. To display His majesty sa buhay mo at sa buhay ko. Maraming po pwedeng ma-encourage na tao. Maraming po pwedeng makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? Sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Okay, ulitin natin ang good news. The good news is, 1, 2, 3, go! God chose you for such a time as this. Tayo lahat ay manalangin. Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami kung paano po kayo gumagalaw sa buhay po namin. Salamat po, Lord God, for using the life of Moses to reveal your plans, Panginoon. Lord, marami pong salamat Panginoon, sa patuloy na pagpapaliwanag po sa amin na tinawag niyo po kami, na kami ay pinili mo, Panginoon, na tinatawag niyo po kami para sa pagkakataong ito, Lord God. Lord, para i-display ang kapangyarihan mo. Maari, Lord, na ang buhay po namin ay hindi ganun kaalwan or hindi kagaya ng iba na naiisip po namin. Father God, hindi po namin po pwedeng ikumpara ang buhay po namin ngayon sa buhay ng mga tao sa paligid po namin. Kasi naniniwala po kami na ang buhay po namin is the collective experiences,
yung mga collective experiences po namin, Panginoon, ay Ikaw, Panginoon, ang may akda. Ikaw, Lord God, ang may gawa. Upang sa pagkakataong ito, ma-display ang pangalan mo. Lord, inilalatag po namin sa inyo ang aming buhay. Inilalatag po namin sa inyo kung ano ang meron kami sa aming kamay. Ito man ay kakayanan, ito man ay weakness, ito man ay karanasan. Lahat ng karanasan po namin, lahat ng pamumuhay po namin, lahat ng inilagay niyo po sa amin, we are making them all available at your disposal. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Father God, I am praying, Lord God, na patuloy niyo pong palaguin ang pananampalataya po namin, O God. And so, basagin niyo po, Panginoon, ang mga hesitation sa isip po namin na hindi mo kami kayang gamitin. Basagin niyo po yung mga hesitation sa isipan po namin na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, but because of your grace, you have made us worthy. You have made us worthy. You chose us, O God. You chose us because of your grace. And sa pamamagitan din ng biyaya mo, kaya mo kaming gamitin, Panginoon. Lord, sa anumang area kami naroroon, sa school man, Panginoon, sa mga kaibigan po namin, sa mga online classes man po, Lord God, sa mga kapatiran po namin, sa mga kamag-anakan man po namin, sa mga social media friends man po namin, gamitin niyo po kami bilang liwanag sa pagkakataong ito, Lord God. Because we believe, Lord God, that for such a time as this, you have chosen us and have called us by name, Panginoon. Lord, tanggalin niyo po ang anumang takot, Panginoon, but to give it all to you, Lord Jesus. Salamat po. I pray that you bless each church, Panginoon. Pagpalain niyo po ang CWHM Pandi, Caloocan, Malabon, San Ildefonso, Quezon City, Panginoon. Maging ang mga manonood, Panginoon, sa ibang bansa, sa Japan, sa UAE, sa Amerika, sa iba pang panig ng mundo, sa Canada, and Lord, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Continue to use the people according to your grace and mercy. Salamat po, Lord God. Abutin niyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. I bless each one with the love of God. I bless each one, O God, with your faithfulness sa buhay po namin, O God. Lord, maraming pong salamat sa iyo lahat ng kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pinagpala po ang bawat isa sa ating lahat. God bless. Shalom.